Bakit naman? Ay, dahil inis pa rin ako sa'yo. Isang buwan na mula nang mangyari yun, hindi pa pwedeng patawarin mo na ako sa nagawa ko. Kung kasalanan ko man yun, kahit alang-alang man lang sa Pasko. Handog ng DZRH ang duda sa kanyang panahon. May mga kabiyak na sinusuportahan lamang ang kanilang asawa sa panahon ng tagumpay. Ngunit pagdating sa kabiguan, ay kanila pang sinisisi. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Angela sa ating dunang sa kanyang panahon. Ano? Laskam kayo? Bakit Romeo? Eh kasi hindi na namin matawagan o matchat pa yung pinadalhan namin ng pera. Pero ang sabi mo, may mga kamag-anak ka na kumita na ng malaki sa negosyong yon. Meron nga. Oh. Kaya nga naniwala ako eh. Kaso pati sila, hindi na rin makakuha ng payout. Lahat kami walang makuha. Pambihira ka naman! Bakit kasi hindi ka nag-ingat? Huwag ka na maghalit. Hindi ko naman sadya yun. May mga kaibigan at kamag-anak din akong naloko. Ay, wala akong pakialam doon sa mga yon. Ang iniisip ko, ang pamilya natin. Eh, paano hindi ako magagalit? 13-month pay mo yon. Yun yung binigay mo doon. O eh, paano na ngayon yung pambili natin ng pamasko? Eh, di, kumuha ka na lang doon sa ipon natin. Ay, hindi maaari! Eh, handa yun para sa kinabukasan. Alam mo namang ayoko binabawasan yung inaitatabi natin eh. Kasi naman, bakit kasi hindi ka nag-iisip ng mabuti bago ka nagtiwolo? Galit na galit pala si Angela, Romeo. Hindi nga ako pinagluto ng baon ngayon, Leandro. Hindi rin ako pinatulog sa kwarto namin kagabi. Ang tindi pala ng misis mo? Eh, ang misis mo ba? Anong reaction? Nainis din sa pangyayari pero naunawaan niya naman ako. Alam mo naman niya na kung sakaling hindi scam yun, pamilya din naman namin na makikinabang sa kita ko doon. Mabuti ka pa eh. Maunaway ng asawa mo. Si Angela, iba yun eh. Mahigpit sa pera. Hindi naman siya nagtatrabaho, kundi ako. Pasensya ka na pare, ha? Nagkagalit tuloy kayo. Akala ko kasi ayos ang napasukan ko, kaya niyaya ko kayo ng mga pinsan mo. 50% doon ang tubo after 2 weeks. Eh yung pala, 2 weeks na lang, maglalaho na siyang parang bulak. Kalimutan na nga natin yun. Mag-overtime na lang ako para kahit papano makabawi sa perang nawala sa akin. Kumakain. Eh, tapos na mag-apunan yung dalawa mong kapatid, Kailin. Wala ka pa, ayun, kumain na sila. Eh, si Itay po, bakit hindi niyo tinawag? Meh, bayaan mo nga yun. Kumain siya mag-isa niya mamaya. Ay naman, galit pa ba kayo kay Itay? 2 weeks na nakalipo. Ang malaki niyang 13-month pay. Hindi naman po yun sa Johnny Itay eh. Sus! At saka, panayin ang overtime niya para madagdagan ang kita niya. Para may panggastos tayo sa Pasko. Kaya sana naman, Nay, patawarin niyo na siya. Angela, anak. Inaasikaso mo ba si Romeo? Oo, Itay.
O, ba't ganun ang damit niya kaninang pumasok sa opisina? Abay, parang tinakasan ng plancha eh. Aba, paano hindi niya pinlancha? O, ikaw naman ang dapat gumagawa nun, di ba? Eh, nainis ako sa kanya. Kaya hindi ko siya iniintindi. Hanggang ngayon ba, galit ka pa rin dahil sa pagkakaloo ko sa kanya? Hindi ko makakalimutan yun eh. Aba, Angela, lahat ng tao nagkakamali. Isa pa, magpapasko na. Magpatawad ka naman. Ayun na nga, nakakainis. Pabili namin ng damit, sapatos at panghanda ang ipinaloko niya. Oh, ngayon, napipilitan kami magtipid ng gusto para may magastos kami sa Pasko. Bakit ba galit na galit ka sa kanya? Hindi naman ikaw ang naghahanap buhay. Tay naman. Sinasabi ko lang ang totoo, anak. Maswerte ka. Mabait ang manugang ko. Hindi ka pinapatunan sa pagmamaktol mo. Abay, huwag mo naman sagarin ang kanyang kabaitan. Oh, nandito na tayo sa mall, mga anak. Hanapin nyo na yung may mga sale para makamura tayo ng bibilhing damit at sapatos. Opo, Nay. Oh, hindi kasi nagpaloko yung tatay nyo. Nay, huwag nyo na nga bagitin yun. Narito tayo sa mall. Mag-relax naman tayo. Ay, nainis talaga ako pag naaalala ko yun, Kailin. Si nanay naman talaga. Angela? Ay, Nay, may tumatawag sa inyo magandang babae, oh. Sino tumat... Oh! Ah, Angela! Oh, ikaw nga, yung classmate ko ng high school. Selena! Yeah. Naku! Lalo kang gumanda. Parang hindi ka tumanda. Oo, talaga. Maganda pa rin kahit maraming problema. Oh, ano ikaw? Kumusta na? Eto, mahirap pa rin. Ay, siya nga pala yung panganay namin ni Romeo, si Kailin. Hello po, Aling Selena. Hello din, iha. Kasama mo pala itong anak mo, no? Oo, eh kasi naghahanap kami ng medyo murang damit at sapatos para sa Pasko. Oh, ikaw, sino kasama mo? Ay, ako lang. Ha? Oh, may binili lang akong kailangan ng asawa ko. Hoy, gusto ko sana isama kayo sa bahay namin. Para naman malaman mo yung tirahan ko. Oh, pwede rin. Total maaga pa naman. Babalik na lang kami dito mamaya. Oh, sige, akong bahala. Pahatid ko na lamang kayo sa driver namin mamaya. Angela, etong sahod ko, mahal. Medyo malaki yan dahil paningang overtime ko eh. Ha? Mabuti naman. Eh, mahal. Baka naman pwede na akong matulog dito sa kwarto natin ngayon. Hindi. Hindi pa rin. Bakit naman? Inis pa rin ako sa'yo. Eh, isang buwan na mula nang mangyari yun. Hindi ba pwedeng patawarin mo na ako sa nagawa ko? Kung kasalanan ko man yun, kahit alang-alang man lang sa Pasko. Salamat, Kailin. Kumusta nga pala nanay at tatay mo? Ayos na ba sila? Naku, Lolo. Hindi pa rin po. Ano? Talaga yung nanay mo, oo. Ang tigas ng ulo. Nagtatanim ng galit sa tatay mo, eh wala namang kasalanan yung tao. Awang-awa na nga po ako kay itay. Ay, sana naman eh, wag mapuno sa kanya si Romeo. Masamang magalit ang taong mabait, apo. Kaya ikaw, ah. Po. Huwag mong tutularan ng nanay mo pag nag-asawa ka balang araw. Hindi maganda sa pagsasama ng mag-asawa
kung may nagtatanim ng galit sa isa't isa. Ganyan din po ang sabi sa mga napapanood ko sa TV. Ay, nasaan yung nanim mo? Nagpunta po kina Aling Selena, yung classmate niya nung high school. Si Selena? Opo. Kilala niyo po si Lolo? Oo. Kaibigang matalik yun ng nanay mo. Dahil 4 na taon silang naging magkaklase. Selena, nagpunta agad ako dito nung marinig kong umiiyak ka nung pagtawag mo sa akin. Bakit ba? Pasensya ka na sana, Angela. Bahala kita. Hindi ko lang kasi mapigil ang malungkot dahil sa asawa ko. Uy, huwag mo sabihin ng bababae, ha? Sa ganda mong yan? Nagawa ka pa niyang palitan? Hindi. Wala siyang babae. Pero meron siyang malubhang sakit. Ha? Kaya nga nasa ospital siya ngayon. Ooperahan siya sa mismong araw ng Pasko. Oh, Selena. Kaya magpapasko kami lahat sa ospital. Ganun ba? Kaya mas mapalad ka pa rin sa akin, Angela. Kahit mahirap lang kayo at na-scam ang asawa mo, pero magkakasama pa rin kayo at walang sakit. Romeo, halika nga sandali. Angela, ay, bakit? Oh, isukot mo nga itong polong binili ko para sa'yo. Ha? Itong susuot mo sa Pasko. Ano? Oh, ano? Ayaw mo? Gusto. Hindi lang ako makapaniwala dahil binili mo ako ng polo. Ibig bang sabihin, hindi ka nagalit sa akin? I'm sorry din. I'm sorry, ha? Naging makitid yung pangunawa ko. Pero, pangako, hindi na mauulit yun. Babaguhin ko na ugali ko. Oh, Angela, ang saya-saya ko. Talaga. Ang ganda ng aginaldo sa akin ng Diyos ngayong Pasko. Ang pagkakasundo natin at ang pagbabago mo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Nay? Bakit? Bakit ang dami ng pagkain? Eh di ba magluluto pa lang tayo? Pinadalan tayo ni Selena ng mga handa nila. Kaya nga ang dami nating pagkain. Ay, siya nanak. Eh, sabi ko nga sa nanay mo, sa New Year na lang siyang gumawa ng spaghetti. Kasi ang dami na nitong ibinigay ng kaibigan niya. Wow! Nakakatuwa naman! Talaga! At wala tayong ginasto sa handa. Angela! Itay! Salubungin niyo nga ako! Ay, si Itay, dali! Ay, pupuntahan ko na po! Mukha dito magpapasko si Itay. Ayos yun, para mas masaya. Mabuti naman at bati na kayong dalawa. Siyempre po! Eh, natauhan na po ako. Kaya nga ho, ang saya ng Pasko ko, Itay. Nay, may dala rin pagkain si Lola Dario. Ay, talaga? Dahil ayokong pinagkakagalitan ang handa sa Pasko. Itay, hindi na po mauulit yun. Iba na po ako ngayon. Ang diwa ng Kapaskuhan ay hindi ang bagong kasuotan. Hindi rin ang dami ng pagkaing masusumpungan sa pagkainan, kundi ang pagmamahalan, pagbibigayan, pag-uunawaan at pagpapatawaran sa Kanyang Panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Butia.
Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa Kanyang Panahon.